Isa na namang napakasaya at napakagandang pagkakataon ang pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Diyos upang tayo magkasama-sama dito sa programang ating sinusubaybayan, Oras ng Pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. ang inyong makakasama para sa ilang minutong talakayan. At kasama rin natin walang iba kundi ang ating magiting tagapagturo mula sa Manila Adventist College, si Pastor Nestor Ilioma. Pastor, kamusta na po kayo? Mabuti po, Pastor. Ako'y natutuwa at nagagalak na marami sa ating mga kapatid ang bumabati, tumutugon, sila'y pinagpapala at nagkakaroon ng commitment na suportahan ang gawain sa pamamagitan ng Hope Channel at ang ating programang Oras ng Pag-aaral. Kaya nga ba pinupuri natin at pinapasalamatan ng ating Panginoon sa mga pagkakataong katulad nito na nagkakaroon tayo ng pag-broadcast mula dito sa atin pong studio na ating patuloy na tinatalakay ang mga leksyon na pinurbay ng atin pong Sabbath School Bible Study Guide. Kaya nga ba napakahalaga na ang bawat mga kaanib ng iglesia ay mayroon pong kopya nito. Malaki po ang naitutulong sapagkat kung kayo ay may mga free time, o hindi lang free time, gawin nating intentional na pag-aralan sa pamamagitan ng mga salita na atin pong mababasa dito, ito ay magbibigay inspirasyon sa atin hong pananampalataya sa Panginoon. Sa pagkakataon ding ito, gusto po natin, Pastor, na pasalamatan at batiin ang ilang mga taga-subaybay ng programang ito na nasa bawat linggo ay talagang kanilang tinututukan. Katulad alimbawa ni Brother Emilio Santos at ang kanyang may bahay na sila po'y nasa Australia, tanggapin niyo po ang aming mainit na pagbati at pasasalamat sa inyo pong walang sawang pagsuporta dito po sa ating programa. Ganon din si Brother Ruben Marcos na siya namang nasa Hawaii. At sa mga kababayan din natin dyan na sumusuporta, marami pong salamat kay Nonata Thompson. Yan, ito yung mga kapatid natin na nasa ibang bansa na masugid na taga-subaybay. Si Jenny Huang na nasa Seoul, Korea. O si Sister, maraming salamat sa iyo. At ganun din yung mga kapatiran natin sa San Bartolome Church. Si katulad ni Jen Eugenio, matagal na tayong hinihintay dito sa church na to, Pastor. Sana may panahon ka para makarating ka. So, marami po salamat sa inyong paggamit nitong programang ito para sa paglago ng ating pananampalataya. At ganun din sa ating mga kapatid sa San Pablo, Laguna. Marami po salamat. Hindi rin natin makakalimutan ng ilan, katulad ni Ella Dimaunahan na nasa Canada. At ganun din si Mike Mones na nasa Maui, Hawaii. At ito hong ating ding taga-suporta, di lamang panalangin kundi financially, ay si Sister Jane and Brother Bon Barayoga na nasa sa Amerika. So marami pong salamat sa inyong lahat na kayo ay nagbibigay inspirasyon upang ipagpatuloy ang programang ito. Tayo po ngayon ay nasa ika-anim ng serye ng atin pong pag-aaral na patuloy nating sinusubaybayan ang mga mensahe mula sa aklat ng Apokalipsis. At sa seryeng ito, ang pamagat ay ang natatakang bayan ng Diyos. Pagkatapos po nating mapag-aralan ang unang apat na tatak na naglalarawan ng pagdidisiplina ng Diyos sa kanyang bayan mula sa kanilang espiritual na pananamlay at gawin silang matagumpay. Ngayon naman, atin pong pag-uusapan ang mga sumusunod. Ano ba yung ika-anim at ika-pitong tatak? Ano ang kahulugan ng mga simbolo na nabanggit na pawang ang iba ay kontrobersyal? Sino ba ang tatanggap ng tatak o tanda at ano ang kanilang mga katangian? At isa pa dito, Pastor, na hanggang ngayon ay malaking issue ito,
yung tungkol sa 144,000. At sa huli, aalamin po natin kung anong kaugnayan nito sa ikalawang pagparito ni Kristo at sa gawain ng nalabing iglesia sa huling kapanahonan. So marami tayong tatalakayin ng mga bagay dito sa seryeng ito. Kaya nga't kailangan natin ng patnubay ng banal na Espiritu. Ating hilingan si Pastor Rilioma na manalangin. Tayo po ay manalangin. Mahabaging Diyos na nasa mga langit, sa pagpapasimula ng aming programa sa oras na ito, ay nais naming kasihan kami ng inyong banal na Espiritu. Patnubayan po ninyo kami ng inyong diwang banal upang kung magkagayon, ang bawat salitang aming ipapaliwanag, bawat pangungusap na aming babasahin mula sa inyong salita, ay magdadala ng liwanag upang kung magkagayon tatanglawan ang paglakad at paglalakbay ng inyong mga anak na naghahandang sumalubong sa inyo sa lapap ng langit. Ingatan po ninyo kami ni Pastor Sabat na huwag magkamali sa pagpapahayag ng inyong salita. Bigyan kami ng kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu upang kung magkagayon, ang katotohanan ay mahahayag na mayroong tapang, babago ito sa buhay ng aming mga kapatid at mga kaibigan at hahamon sa aming magtalaga at mamuhay na may kabanalan hanggang sa kayo'y aming salubungin sa alapaap ng langit. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong umpisahan ang atin pong talakayan sa pamagitan ng pagbasa ng talata na masusumpungan sa Apokalipsis Kapitulo 7, talatang 14. Nasa Kapitulo 7 na tayo. Ang sabi dito, at sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam, at sinabi niya sa akin, ang mga ito'y ang nanggaling sa malaking kapighatian at nangaghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Pastor, ang talatang iyong binasa ay nasa Kapitulo 7. Opo. Ang Kapitulo 7 ay nasa pagitan ng Kapitulo 6 na naglalaman ng unang anim na mga selyo o tatak. Hindi nilagay doon yung pangpito kasi ang pangpito ay nasa Kapitulo 1. Kaya meron tinatawag nating parenthetical na chapter. No, inilagay doon, interlude ang tawag dito sa pag-aaral ng Apokalipsis. Merong inilagay sa kalagitnaan itong listahan ng pitong tatak na isang kapitulo at nagdi-describe ito ng isang grupo ng mga tao na naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoon, yung tinatawag na 144,000. At yung talatang iyong binasa ay tinutukoy doon kung ano ang karakteristik ng mga taong yaon na tinatawag na 144,000. Uulitin ko ang talatang sabi, at sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito'y ang nanggaling sa malaking kapighatian at nangaghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Narito, at mamaya tatalakayin natin ng mas malalim ang karakteristik nitong grupong ito, pero sa pasimula ng ating pag-aaral ay ang Kapitulo 7, Pastor, ay kabahagi noong description ng mga tao na hindi tatanggap ng salot kundi tatanggap ng pagpapala bago dumating ang ating Panginoong Hesus. Yeah. Upang ma-review lang natin ng kaunti yung pinagdadaanan ng bayan ng Diyos, binanggit sa talatang ito ay sila ito'y ang nanggaling sa malaking kapighatian. Yan, great time of trouble sa English, Pastor. Sa ating mga Adventista ay meron tayong dalawang bahagi ng great time of trouble. Meron yung tinatawang early time of trouble at saka yung great time of trouble or Jacob's trouble. May dalawang kapighatian at itong mga taong ito ay dadanas nung kapighatian na tinatawag natin sa eschatological perspective nating mga Adventista na Jacob's trouble. Hindi ito physical lamang na paghihirap at kapighatian, kundi mental. Bakit, Pastor? Ipapaalala ng banal na Espiritu ang lahat ng iyong kasalanan na nagawa mula nang ikay maging tao hanggang sa ikaw ay tumanda. So, it is an emotional thing at ang magiging issue rito ay napatawad ba ang aking kasalanan? Kaya, kung hindi, ay magkakaroon ka ng problema. Pero ang katiyakan, Pastor, ay ito yung mga tao na maliligtas sapagkat sa kanila lang ipaparanas ito. Yung mga tao na hindi maliligtas, they will not experience that Jacob's trouble. Ang mararanasan nila,
physical na trouble, yung seven last plagues na ibibigay sa kanila sa huling kapanahunan. Yeah. Sa mga ginigilip, kaya nga po pala na itong mga araw-araw natin nagiging karanasan na tayo ay maharap sa iba't ibang pagsubok, at kuminsan ito rin ay nagiging pasanin natin at sa pa yung bang nape-pressure yung mental na kapasidad tungkol sa mga pagharap po sa pagsubok, ito ho ay naghahanda sa atin para sa mas malaking kapighatian na maaari nating harapin. So kaya mga ginigiliw, minsan pag binabasa mo itong sinasabi dito, parang hindi mo masyadong parang walang epekto sa atin. Pero papansinin natin, ito yung dadaanan ng mga tao, at hindi ito nangyayari pa, Pastor. Mangyayari pa lamang ito bago dumating ang ating Panginoong Jesus. Remember, ang timing nito ay after the sixth seal. At yung sixth seal, ito yung mga panahon mula doon sa kawakasan na nakita natin yung mga natural signs na earthquake, darkening of the sun, at kung ano-ano pa, yun yung sixth seal na mararanasan bago dumating si Jesus. Yan. So, kaya nga itong aklat ng Apokalipsis, lalo tigit dito sa chapter 7 na ating tinatalakay, muli babalikan natin itong mga kahulugan na binabanggit dito para maunawaan natin ano ba yung kahulugan ng hangin, yung gawain ng mga anghel, at ang pagbubuklod na sinasabi. Ayan, so simulan na natin ang Kapitulo 7, Pastor, kasi binanggit muna yung mga bagay na yon. Pero tingnan natin, dahil ito'y pangungusap ng banal na kasulatan, Kapitulo 7, talatang 1 hanggang 3. At pagkatapos nito ay nakita ko ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa na pinipigil ang apat na hangin ng lupa upang wag umihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. At nakita ko ang ibang anghel na umakyat mula sa sikatan ng araw na taglayang tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang may pahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyo ipahamak ang lupa, kahit ng dagat, kahit ng mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga lipi ng ating Diyos. Ayan, Pastor, narito ang tagpo na ating mapapansin. May mga ilang bagay na makikita rito na dapat nating pansinin. Apat na anghel. Apat na sulok ng lupa, at saka yung pinigil ang mga hangin sa lupa. Tapos meron pang isang anghel na naman. Now, lilinawin natin. Ito, pag ginamit yung terminolohiya na apat na anghel, ay hindi ibig sabihin ito na literal lamang na apat. Kundi ang ibig sabihin, ito ay mga inatasan ng Diyos na humahawak at nagbabantay sa ating mga tao dito sa balat ng lupa at ang mga nilalang ng Diyos. Ito yung mga kumakatawan doon sa apat na anghel na pinipigilan bago dumating ang pagkasira ng lupa, at yung tinatawag ditong mga hangin ay, alam po natin, basahin natin, Pastor, ang pangungusap ng banal na kasulatan dun sa Jeremias, Kapitulo 23, talatang 19 at 20. Jeremias 23, 19 at 20. Sabi dito, narito ang bagyo ng Panginoon, ang kanyang kapusukan ay lumabas o ipuipong bagyo, babagsak sa ulo ng masama. Ang galit ng Panginoon ay hindi mapaparam hanggang sa kanyang magawa at hanggang sa kanyang maisagawa ang haka ng kanyang puso, sa mga huling araw ay lubos ninyong maunawa. Ayan, ipu-ipo ang mga hangin, Pastor, na binanggit dito ay papansinin mo, ito yung kumakatawan sa mga digmaan, mga kahirapan, mga pigati na darating sa balat ng lupa. Ito yung pinipigilan nung apat na anghel. Ayan. So, kagaya ng sinabi ko, maaaring ito'y literal na apat na malalaking mga angelic being, pero sa aking mga pag-aaral, Pastor, ay ito yung mga guardian na nagbabantay sa tao at sa lahat ng mga nilalang ng Diyos na ipinagtatanggol niya, at ang sabi rito ay ibinigay sa kanila ang kapamahalan at pigilan bago dumating ang pagkasira hanggang tatakan, matatakan ang bayan ng Diyos. Segundo Pedro, Pastor, pansin natin yung kaisipang idinigdag ni Apostol Pedro, Kapitulo 3, 9 hanggang 14, dyan sa pagtatatak. Segundo Pedro 3, 9 hanggang 11.
hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang pinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Datapat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam, nakasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito, ano ngang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain. Hanggang 13. Na ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng karawan ng Diyos, na dahil dito ay ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init, ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Ayan, ang sabi rito, Pastor, sa talatang at iyong binasa sa unang bahagi kanina ay hindi mapagpaliban ng Diyos kundi gusto niya ang lahat ay magsisi. So anong kadahilanan kung bakit pinipigil ng mga anghel ang pagkasira pagdating ng mga hangin na digmaan, stripe, destruction at kung ano pa, sapagkat nagbibigay ang Diyos ng pagkakataon para ang tao magsisi, makaalam ng pabalita ng kaligtasan at mas marami ang mahanda sa kanyang muling pagbabalik. Napakaganda ng konteksto ng Kapitulo 7. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga taong nakatira dito sa balat ng lupa. Praise the Lord! Na kung saan po mga ginigiliw nating mga kapatid, nakita po natin na kumisan tayo ay nagsasabing bakit napakatagal dumating ang ating Panginoon, na noompay naghihintay na tayo. Subalit dito po sa sinasabi ni Juan Revelador, pinapakita yung pagiging mahabagin ng Diyos, yung kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin, na nais niya ng lahat ng kanyang mga anak ay manumbalik sa kanya at magsisi sa kanilang mga nagawang mga pagkakamali o kasalanan. Ngayon, nabanggit niyo po bilang bahagi rin ng ating binasa kanina na binabanggit dito yung pagtatatak ng Diyos. Ngayon, ang tanong po dito ay ano ba yung kahulugan ng kahalagahan ng pagtatatak? Ayan, ang kahalagahan ng pagtatatak. Basahin natin, isang propeta sa lumang tipan ang nagtuon ng pansin para dito, Pastor. At yun ay ang propetang Ezekiel sa Kapitulo 9, ang talata ay 1 hanggang 11. Ezekiel 9, 1 hanggang 11. Nang magkagayo sumigaw siya sa aking pakinig ng malakas na tinig na nagsasabi magsilapit yung mga may katungkulan sa bayan na bawat isa'y may kaniyang pangpatay na almas sa kanyang kamay. At narito, 6 na lalaki ay nagsipang galing sa daan ng mataas na pintuang daan na nalalagay sa dako ng hilagaan na bawat isa'y may kanyang pangpatay na almas sa kanyang kamay, at isang lalaki ay nasa gitna nila na nakapanamit ng kanyang lino na may tintero ng manunulat sa kanyang tagiliran, at sila'y nagsipasok at nagsitayo sa siping ng tansong dambana. At ang kalwalatian ng Diyos ng Israel ay umilanglang mula sa kerubin na kinapapatungan hanggang sa pintuan ng bahay, at kanyang tinawag ang lalaking nakapanamit ng kayong lino na may tintero ng manunulat sa kanyang tagiliran. At sinabi ng Panginoon sa kanya, pumaroon ka sa gitna ng bayan, sa gitna ng Jerusalem, at maglagay ka ng mga tanda sa mga noo ng mga taong nagbubuntong hininga at nagsisidaing dahil sa lahat ng kasuklam-suklam na nagawa sa gitna niyaon. At sa mga iba ay sinabi niya sa aking pakinig, magsiparoon kayo sa bayan na magsisunod sa kanya at manakit kayo, huwag magpatawad ang inyong mata o kayo man ay mahabag. Lipulin ninyong lubos ang matanda, ang binata at ang dalaga at ang mga bata at mga babae, ngunit huwag lumapit sa sinumang lalaki na tinandaan. At inyong pasimulan sa aking santuwaryo nang magkagayi kanilang pinasimulan sa mga matandang lalaki na nanga sa harap ng bahay. At sinabi niya sa kanila, lapas tanganin ninyo ang bahay at punuin ninyo ng patay ang mga looban. Magsilabas kayo, at sila'y nagsilabas at nanakit sa bayan. At nangyari habang sila'y nananakit at ako'y naiwan na ako'y nasubasob at sumigaw ako at aking sinabi, A Panginoong Diyos, iyo bagang lilipulin ang buong nalabis sa Israel sa iyong pagbubugso ng iyong kapusukan sa Jerusalem? Nang magkagay sinabi niya sa akin, ang kasamaan ng sambahayan ni Israel at ni Huda ay totoong malaki.
at ang lupain ay puno ng dugo at ang bayan ay puno ng kasuwailan sapagkat kanilang sinasabi, pinabayaan ng Panginoon ang lupa at hindi nakikita ng Panginoon. At tungkol sa akin naman, ang aking mata ay hindi magpapatawad o mahabag man ako, kundi aking ipadadanas ang kanilang lakad sa kanilang ulo. At narito ang lalaking nakapanamit ng kayong lino na may tintero ng manunulat sa kanyang tagiliran. Nagbalita ng bagay na sinabi, aking ginawa na gaya ng iniuutos mo sa akin. Ayan, Pastor, narito sa tagpong ito sa Kabanatang 9 ng Ezekiel, ipinakikita na ang Diyos ay nag-utos na tatakan ang mga taong nagtitiwala at nananalig at nasusuklam sa kasalanan. Ayan. So yung tinatatakan ay mga tao na tagasunod at na sa kanyang mga kautusan at ang kanyang mga alituntunin. Pero yung iba na hindi tatanggap, sila yung parurusahan. Ito yung sin. So yung sealing, yung pagtatatak, Pastor, ang ibig sabihin nito ay tanda ito ng pagtasanggalang ng Diyos sa mga taong kanya. So very, very specific yun. Sign of protection para sa mga tao na kanya, na sumusunod sa kanya. Ito ang ibig sabihin na tinatatakan ng mga tao ng tatak na galing sa Diyos. Yeah, dahil kung atin hong titingnan yung paraan kung paano ginagawa yung pagtatatak, kung ikaw ay may mga alagang mga hayop, baka, para mapabilang man ito sa iba, kung ito ay nilagyan mo ng hero, ang tawag doon sa amin na hero, yung tandang iyon, tinatagaan, kahit siya ay mapabilang sa iba, alam mo na yun ay yung pag-aari. So sa makatwid, dito ay pinakikita ng Diyos ang layunin ng pagtatatak ay upang kanyang ipakita kung sino ang sa kanya. Sino yung kanya at sino yung makakaranas ng kanyang pagtatanggol o pagsasanggalang sa pagdating ng mga pighati at kahirapan na darating bago dumating si Jesus. Ngayon, ang atin lang tingnan din naman, dahil doon sa Lumang Tipan, maliwanag na sinasabi doon yung bayan ng Diyos. Kaya nga ito yung pag-aangkin ng mga Hudyo na sila'y bayan ng Diyos. Kaya alam ng Diyos kung ano yung kanyang bayan na kanilang kiniklaim na tanging sila lang ang tumanggap ng tatak. Nais mong pansinin dito sa talatang ating mga binasa, Pastor, ay yung bayan ng Israel at Huda, hindi lahat na nag-claim na sila'y bayan ng Diyos ay tatanggap ng tatak. So, not everybody, ay kundi yung mga tao lang na talagang nababasa ng Diyos ang kanilang puso at diwa, ang tatanggap ng tatak. Kasi ito ay pagtatatak, pag sinabi mong noo, Pastor, hindi ibig sabihin tatatakan ng literal sa noo, kundi ang ibig sabihin tinanggap na unawaan ang katotohanan at ang paglilingkod na katalaga sa kanilang mga kaisipan. Amen. So, pinupuri natin ang ating Panginoon dahil kung ang gawain ng pagtatatak ng Diyos ay para lang sa mga Hudyo, ay tayo hindi tatanggap ng... Hindi tayo kabilang. So, dito nagiging maliwanag na kesyo ikaw ay Hudyo o hindi Hudyo, kung ikaw ay nananampalataya kay Jesus, sumusunod sa Diyos sa kanyang mga kautusan, tatanggap ka nung kanyang tatak. Ngayon, nababanggit lang natin yung mga ilang mga katangian. Subalit mayroon pa sigurong mas malalim at mga bagay na katangiang dapat nating maunawaan para doon sa tatanggap ng tatak ng ating Panginoon. Ayan, Pastor, papansinin natin na ang Apokalipsis 7 ay nakalaan para dito sa description na ito. Basahin natin ang talatang 4 hanggang 8. Ang sabi po dito, at narinig ko, ang bilang ng mga natatakan na 144,000 na natatakan sa bawat angkan ng anak ni Israel. Sa angkan ni Huda ay 12,000 ang tinatakan, sa angkan ni Ruben ay 12,000, sa angkan ni Gad ay 12,000, sa angkan ni Aser ay 12,000 at sa angkan ni Neptali ay 12,000, sa angkan ni Manases ay 12,000, sa angkan ni Simeon ay 12,000, sa angkan ni Levi ay 12,000, sa angkan ni Issachar ay 12,000, sa angkan ni Zebulon ay 12,000, sa angkan ni Jose ay 12,000, sa angkan ni Benjamin ay 12,000 ang tinatakan. Ayan, Pastor, papansinin mo na sa unang pagbasa, parang literal na Israel ang tinutukoy dito. Pero papansinin natin, ang aklat ng Apokalipsis ay nasa Bagong Tipan. At sa Bagong Tipan, Pastor, hindi na literal na Israel ang bayan ng Diyos. Kundi yung mga tumanggap kay Kristo
ay naging kabahagi na ng lipi ni Abraham. Malinaw yan, Pastor. Hindi sa color, hindi sa language, kundi sa pagtanggap kay Jesus, nagiging bahagi tayo ng bayan ng Diyos. At papansinin niyo rito, Pastor, ang numero ay ang suma total, 144,000. Maraming mga haka-haka tayong narinig, Pastor, tungkol dito. Pero ngayon sa ating pag-aaral, ay lilinawin natin kung ano itong 144,000. Ito ay 12. Papansinin niyo, Pastor, na 12. Pag yung 12 minultiply sa 12, 144. 24. Times 1,000. Okay. So magiging 144,000. Oh. At kung papansinin niyo, dito ay merong dalawang bahagi ng mga anak ni Israel na hindi napasama dito, Pastor. At yun ay ang tribo ni Dan at ni Ephraim. Ang ibig sabihin, walang maliligtas sa tribo ni Dan at ni Ephraim mura noon. Kundi ang mga ito ay kumakatawan lamang. Symbolic ito ng mga iba't ibang mga tao. At mayroon akong aklat na binabasa na may mga description kung ano ang Huda, ano ang God, ano ang karakteristik nito na pwede nating ma-identify ang ating mga sarili dito. So, sino itong mga taong ito? Mga kapatid, ang mga taong ito ay simbolo ng mga taong maliligtas bago dumating ang ating Panginoong Jesus. Pwede itong kumatawan sa isang espesyal na grupo na dadatnan ni Jesus na buhay. Lilinawin ko, Pastor, dadatnan na buhay ni Jesus dito sa lupa. So ito yung mga tao na pwede rin kumatawan itong 144,000 later doon sa multitude na mga maliligtas mula kay Adan hanggang sa huling taong darating at makakatanggap ng pabalita ng kaligtasan. Yan. Palagay ko naging maliwanag ito sa atin pong pag-aaral at talakayan ngayon na dahil maraming mga nag-aaral ng Biblia na ito ay ini-interpret na literal. Mm-hmm. Na ito lang yung bilang ng maliligtas kung ikaw hindi mapasama sa 144,000. Sabi nila, may nagpunta sa akin sa bahay na nagbabaybustani. Ang sabi ay ito lang daw yung pupunta sa langit. Yung iba daw dito sa lupa. Aba para yatang hindi fair, Pastor. Kung tayo hindi kasama rito, di maiiwan tayo dito. Tapos ito lang 100. Hindi. Kundi ito'y grupo ng mga tao na dadatnan ni Jesus na isasama doon sa multitude na dadalahin doon sa langit na bayan. Pareho, Pastor, paghambingin mo yung multitude at saka yung 144,000, ang karakteristik nila, pareho. Pero ang kaibahan lang ay ito yung hindi makakatikim ng kamatayan. Yung ikalawang kamatayan. Yeah. So sa makatwid, mga ginigilo naming mga kaibigan, ito hong 144,000, tayo na bilang mga Adventista, ang ating mga scholar ay nagpapaliwanag ng ukol dito na ito ay pawang kinatawan lamang nung mga tao na nasasalubong sa pagparito ng Panginoong Hesus. Mm-hmm. Hindi natin tinatanggap na ang bilang ng maliligtas ay eksaktong 144,000. Dahil kung magkagayon, ay wala na tayong karapatan. Bakit pa tayo? Meron pa daw natin, Tre. Yung lumapit sa akin, Pastor, sabi niya, meron pa daw 123 na naiwan islat. Kasama tayo doon. Ganun pa man, tingnan natin kung sino yung mga taong ito at paano sila nagtagumpay. Ayan. Pupunta tayo sa talatang 9 at 10, Pastor. Kasi maganda yung pagkaayos ni Juan dito . Diniscribe niya kung sino yung ilang bilang nila, saan sila nanggaling. Dito sa 9 and 10, ay yun namang kanilang mga characteristics o katangian kung bakit sila nagtagumpay at napasama sa grupong ito. Sabi dito, pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman, na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero na nangadaramta ng mapuputing damit at may mga palma sa kanilang mga kamay at nagsisigawan ng tinig na malakas na nangagsasabi, ang pagliligtas ay sumaaming Diyos na nakaupo sa luklukan at sa kordero. Ayan, mula sa kanilang bibig, Pastor, ay naroon ay sila yung nakaranas ng pagliligtas. At papansinin niyo, Pastor, ang mga taong ito, biglang nagkaroon ng pagbabago. Yung 5 to 8, 144. Pagdating sa verse 9, ay yung lubhang karamihan na di mabilang ng sino man. Kaya yung iba sabi nila, magkaibang grupo yan. Yan, sasabihin natin, Pastor, itong mga ito ay kabahagi pa rin noong multitude na nakita ni Juan dito. Hindi magkaibang grupo ito, kundi mga tao,
Kagaya ng sinabi natin, itong 144, ito yung dadatnan ni Jesus na mga buhay sa kanyang muling pagbabalik. Pero nire-represent nila lahat ng mga maliligtas na nangamatay at nakaranas ng pagliligtas ng Diyos mula noon hanggang sa huling kasaysayan ng lupa. Yan. Lumilinaw ng lumilinaw itong atin hong issue na pinag-uusapan tungkol sa 144,000. Ngayon tingnan naman natin kung ano ang pangunahing katangian nito hong grupong ito. Ayan, Pastor. Tito, Kapitulo 7, ito ay parenthetical or interlude. Meron pang isang interlude na chapter na babasahin natin doon sa ikatlong division. Natatandaan mo, Pastor, apat yung division, 1 to 3, 4 to 11, 12 to 14, tapos 15 to 22 yung chapter. Doon sa pangatlong division ng aklat ng Apokalipsis, meron ding interlude at yun ay yung chapter 14. At ang tinutukoy doon ay again 144,000, talatang 1 hanggang 5. Narito ang tatlong malalaking characteristics na in-identify at ipinakilala kay Juan para makilala kung sino itong 144 na naroon sa Kapitulo 7. At tumingin ako at narito ang kordero'y nakatayo sa bundok ng Siyon. At ang kasama niya ay 144,000 may pangalan niya at pangalan ng kanyang ama na nasusulat sa kani-kaniyang noo. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na gaya ng lagaslas ng maraming tubig at gaya ng ugong ng malakas na kulog. At ang tinig na aking narinig ay gaya ng sa mga manunugtog ng alpa na tumutugtog ng kanilang mga alpa. At sila'y nangag-aawitan na wari isang bagong awit sa harapan ng luklukan at sa harap ng apat na nilalang na buhay. At nang matatanda at sino man ay hindi maaaring matuto ng awit, kundi ang 144,000 lamang sa makatwid ay siyang mga binili mula sa lupa. Ang mga ito'y ang hindi nangahawa sa mga babae sapagkat sila'y mga malilinis at ang mga ito'y ang nagsisunod sa kordero saan man siya pumaroon. Ang mga ito'y ang binili sa gitna ng mga tao na maging ang mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. Cinco. At sa kani-kaniyang bibig ay walang nasumpungang kasinungalingan, sila'y mga walang dungis. Ayan, Pastor, ang tanong ay ano yung karakteristik nitong 144,000 na tanging-tangi? Una, ang sabi rito ay nasa kanila ang pangalan ng kanyang ama. Ikalawa, ang sabi rito ay sila'y nag-aawitan ng isang bagong awit at yung panghuli, sila'y hindi nangaghawa sa mga babae o sila ay hindi nasumpungan ng kasinungalingan sa kanilang mga buhay o walang dungis. Ito yung tatlong karakteristik na mapapansin natin na sa kanila ang pangalan. Now, Pastor, pag sinabi mong pangalan sa banal na kasulatan, kumakatawan ito sa karakter. So, nasa kanila ang pangalan ng Diyos. Ang ibig sabihin, nireproduce nila, Pastor, ang karakter ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya nga sa atin, sa sulat ni Mrs. White, ang goal ng pagiging Kristiyano ay reproduction of Christ's character. Meron tayong quotation na paborito na when the character of Christ is fully reproduced upon His people, then He will come to claim them as His own. Darating na si Jesus kapag yung karakter, yung likas ng ating Panginoong Jesus ay nakikita na sa ating mga buhay at mga pang-araw-araw na pakikisama. So yun yung pangalan na nakikita sa kanilang mga buhay. Ikalawa, ang sabi rito ay sila'y aawit ng isang awit na bago na sila lamang ang nakakaalam. Ayan. So ang ibig sabihin, anong awit ito? Ito yung awit ng pagtatagumpay at awit ng kaligtasan. Ito yung awit ni Moses at ng Kordero na naranasan nila. Binago sila ng karanasan na sila ay baguhin ng kaligtasan na kay Kristo. At yung panghuli, ang sabi rito, hindi nahawa sa mga babae. Never adulterated. Nang ibig sabihin, ito yung mga tao na dadatnan ni Jesus na hindi nagpalipat-lipat ng mga pananampalataya. Nanatili silang tapat sa tunay at yung term na ginamit natin sa nakalaras na pag-aaral, orthodox na mga aral na hindi nahaluan ng mga maling aral. Okay. So, atin hong na nasaksihan yung mga katangian ng mga lalaki at mga babae na ililigtas ng ating Panginoon at na sumpungang mayroong tatak sa kanilang mga noo. Ngayon, binabanggit nyo kanina yung tungkol sa pangalan. At tayo ng mga Adventista ay paano natin pinaliliwanag yung naisulat sa noo na binanggit sa
Apokalipsis 17:5 na nakasulat doon ang isang pangalan. Ayan, basahin natin, Pastor, ang Apokalipsis kapitulo 17, ang talata ay 5. Ang sabi dito, at sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, Dakilang Babilonya, ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. Ayan, ito yung grupo ng mga tao na hindi tatanggap ng tatak ng Diyos. Meron din silang tatak sa kanilang noo at ito ay, so dalawa na, Pastor, magkakaroon tayo ng tatak ng Diyos at tatak ng kaaway noong mga nakalagay na kabahagi nung Babilonya. Now, sa banal na kasulatan, ang Babilonya ay laging kalaban ng Jerusalem. Jerusalem ang siyudad ng Diyos, Babilonya, siyudad ng kanyang mga kaaway. So, simbolo ito. Hindi ito literal na mga siyudad, kundi nagpapakita ito ng tinatahanan ng mga tao na sumusunod sa Diyos, Jerusalem, at yung mga kalaban na sumusunod at sumusuway naman sa kalooban ng Diyos at sumusunod sa mga maling aral. Ito yung sinasabi natin. So, in the light, yung ceiling dito ay contrast sa ibang grupo. So, makikita natin na merong gagamiting pantatak ang Diyos. Meron at pag tinatanong, at diretsuhin natin, Pastor, pag kasi, sir, ano ba yung ceiling talaga? Ang sabi ni Mrs. White, Pastor, ito yung settling to the truth. Napapanatili na tayo, hindi na tayo mag-move o aalis pa sa katotohanan. At ang outward na manifestation ng settling the truth na yon ay yung ika-apat na utos. Ito ang focus na magiging kabahagi ng malaking tunggalian sa huling kapanahunan. Yung pangingilin ng ika-apat na utos at yun ang Sabat. Kaya sabi ng iba, ano yung tatak? Sabat. Hindi po yung Sabat ang tatak, kundi yung karakter ng Diyos na nire-reproduce sa atin at yung pagkilala sa Kanya na manlalalang at tagapagligtas ay nasa ika-apat na utos. Napakahalaga nitong mga katotohanan ito na binabanggit ni Pastor Rilioma na kung saan ay ating saliksikin yung ating sariling katayuan. Mm-hmm. Dahil mayroong dalawang kapangyarihan na siyang kikilos sa mga huling araw at kumikilos mula pa naman noon. Subalit, dito sa mga panahong ito ay mas lalong magiging malakas. Mm-hmm. Kung kaya nga tayo ay binababalaan na kung saan dapat tayong manatili doon sa katotohanan dahil kung hindi tayo tatanggap ng tatak ng Diyos, anong tatak tatanggapin natin? Naturalmente, ang tatak ng kaaway. Ng Diyos. Ayan. So ngayon, mga ginigilo naming mga taga-subaybay, paano natin ipapaliwanag yung paglalarawan doon sa mga anak ng Diyos na sinasabing walang dungis? Ayan, walang dungis. Mm-hmm. Nanggaling yan doon sa 14:5, Pastor. Basahin natin muli ang talata. Kasi ginamit mo yung walang dungis na karakteristik, 14:5 ng Apokalipsis. Ang sabi dito, at sa kani-kaniyang bibig ay walang nasumpungang kasinungalingan. Sila'y mga walang dungis. Sila'y walang mga dungis. Now, ano kaya ang pagkaintindi ng ibang mga manunulat sa Biblia tungkol dyan? Segundo Pedro 3:14. Segundo Pedro 3:14. Ang sabi dito, kaya nga mga minamahal, yamang kayo nagsisipaghintay ng mga bagay na ito ay magpagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Hindi dapat tayo napipintasan. Oh. Na ano ang ibig sabihin nito, Pastor? Ito yung pinaniniwalaan mo, ito yung ginagawa mo. Oh. Meron bang agreement o kaniwas yung ginagawa natin? Sasabihin natin, oy, naniniwala ako ng araw ng Sabat ay pangilin. Pupunta ka naman sa trabaho, mag-aaral ka naman, mag-i-exam ka naman. E di, hindi tugma yung iyong pinaniniwalaan at saka yung iyong practice. Ito yung walang mapipinta sa atin. Ito yung pinaniniwalaan ko. Ito yung aking kabuhayan. Ito ang pinag-agree na gustong makita ng Diyos na karakteristik ng mga taong ito. Wala kang maipipintas, pinaniniwalaan nila ito, ito'y kanilang ginagawa at isinasakabuhayan. Eh, paano na tayo? Dahil may mga pagkakataon na, na tayo nasusumpungan, ay, hindi tama yung sinabi noon. Ayan, kaya doon papasok, doon papasok, Pastor, yung gawain ni Kristo doon sa langit na namamagitan at humihingi pa rin ang tawad para tayo magpatuloy, bagamat tayo'y nadadapa sa ating buhay Kristiyano, ay binibigyan tayo ng pagkataong bumangon at muling
gawin ang tama sang-ayon sa kanyang banal na kalooban. Napagandang balita nito para sa atin. Yung sinasabing manatili tayo na walang dungis. Mm-hmm. Nang ibig sabihin nito, nararamdaman natin at atin hong kilala ang ating katayuan na tayo nagkakamali, minsan yung sinasabi natin, hindi yun yung ating ginagawa. Kaya nga meron tayong naririnig sa Ingles na walk the talk. The talk. Mm-hmm. Yeah, kung ano yung iyong sinasabi, yun yung gagawin mo. Di ba? Kung minsan ay, sabing ganun ay, yung preach, do what you preach. Uh-huh. May mga ganung mga bagay. Kaya nga mga ginigiliw ay, saliksikin natin ang ating mga sarili. Katulad ng pagsaliksik na ginawa ni David. Ayan, Pastor, gusto kong idiin na, mamaya doon sa uling bahagi ay yung problema ng perfectionism. Kasi baka yung iba sabi nila, perfecto na tayo ngayon. Hindi, pwede pa tayong magkasala. Dahil, basahin natin yung dalawang talata, Pastor, na kabahagi ng tinalakay ng ating leksyon. Judas 24 at 25. Iisa lang ang kapitulo ng Judas. Judas 24 at 25. Ngayon doon sa makapag-iingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo'y makapaghaharap na walang kapintasan na may malaking galak sa harapan ng kanyang kalwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamagitan ni Heso Kristo na ating Panginoon ay sumakanya nawa ang kalwalhatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman siya nawa. Yan, Pastor, ang problema wala sa atin kundi ang Panginoon na nag-iingat sa atin. Uh-huh. Siya ang magpapanatili sa atin sa tama. Kung nagkamali tayo, lalapit tayo doon sa pwedeng magtuwid sa atin. Yun ang kahibaan dahil meron tayong tagapamagitan. Ito yung context ng Apokalipsis. Kaya pinag-aralan natin na naroon si Jesus, anong ginagawa niya sa langit? Inihahanda niya tayo para umuwi doon sa langit na bayan. Yun yung process. At pag dumating na tayo doon sa natatakal na tayo, uh-huh, sealed na, hindi ka na pwedeng maging babalik sa mali o tayo ay matuwid bukas ay hindi. Pag sealed ka na, mananatili ka na, settling na, mananatili ka sa katotohanan anuman ang mangyari. So ito yung tinatanong ng marami, mayroon na bang mga natatakan o bakit tayo ba hindi pa natatakan? Dahil kung sinasabi natin na kapag ikay natatakan na, hindi ka na magkakamali, hindi ka na magkakasala, at wala nang may pipintas sa iyo. Ayan, Pastor. Sa pangitaing ibinigay kay Ellen White, babanggin natin kasi tayo yung mga Adventista, ay noong 1850s ay meron siyang vision na nagsimula na ang pagtatatak mula pa kay Adan, mula doon sa mga namatay. Hindi natin alam kung kasama tayong tinatawag na ngayon. Kasi ito'y kabahagi na. But there is an ongoing sealing na nangyayari ngayon para tayo mapanatili sa katotohanan. Amen. So kaya nga mga ginigiliw namin mga kaibigan, tulad nung lagi nating binabanggit kanina, napakahalagang masuri natin ang ating katayuan dahil patuloy pang bukas ang gawain ng ating Panginoong Jesus sa sanktuaryo upang tayo ay magsisi ng ating mga kasalanan at lumapit sa Kanya. At dito pinapatunayan nitong si Juan Revelador ng ating Panginoong Jesus ay isang mahabagin at handa tayong kanyang kupkupin at ibilang sa mga taong tatanggap ng kanyang tatak. Ngayon, ito na ang isa sa napakahalagang bagay na dapat din nating bigyang pansin na mayroong mga mananampalataya dahil sa pagnanais na humarap sa Panginoon na walang dungis at kanilang ipakita na sila'y mga banal o perfect, paano natin ito bibigyan ng pagpapaliwanag yung pangangailangan na dapat nating tandaan kung ano ba yung pagiging banal at walang kapintasan. Ayan, Pastor, si Pablo ang sumulat ng napakaraming aklat sa Bagong Tipan ay kanya itong binigyan ng diin sa kanyang mga sulat, sa kanyang pinakamahabang sulat sa Roma Kapitulo 3, ang talata ay 19 hanggang 23. Kapitulo 13, Pastor, hindi 3. Kapitulo 13, 19 hanggang 23. Roma Kapitulo 13, 19, 19 hanggang 23. Kapitulo 3. Kapitulo 3. Roma Kapitulo 3, talatang 19 hanggang 23.
Ngayon ay nalalaman natin ang anumang sinasabi ng kautusan niyaon ay sinasabi na nangasa ilalim ng kautusan upang matikom ang bawat bibig at ang buong sanlibutan ay mapa sa ilalim ng hatol ng Diyos. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aring ganap sa paningin niya. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Datapwat ngayon bukod sa kautusan ay pinahahayag ang isang katwiran ng Diyos na sinasaksihan ng kautusan at ng mga propeta. Sa makatwid bagay ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo sa lahat ng mga nagsisampalataya sapagkat walang pagkakaiba, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ayan, Pastor, dito sa iyong mga talatang binasa ay ang kasalanan ay hindi natin kayang tanggalin sa ating mga buhay. Ang pagiging banal ay, pag sinabi mong banal, Pastor, saint kasi, o holy, ito ay kondisyon na pag ang tao ay pinatawad ng Panginoon, ang trato niya sa taong iyon, siya ay banal. So, yung holy is a state that God looks at you na ikaw ay walang nagagawang kasalanan o kapintasan. So, without blemish, idugtong natin yung Kapitulo 13, Pastor. Tama yung kanina. Kapitulo 13, ang sabi doon sa talatang, yan, talatang 12 hanggang 14. Ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na, iwaksinga natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Magsilakad tayong mahinhin gaya ng sa araw, huwag sa katawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakaingitan. Ngunit, kundi bagkos isakbat ninyo ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong paglaanan ng laman upang masunod ang mga kahalayan. Pastor, pag sinasabi mong holy and without blemish, ating isinasakbat, ating isinusuot ang ating Panginoong Hesus. Ito ang ibig sabihin na tayo'y tatatakan, ilalagay na yung karakter, yung likas ng ating tagapagligtas sa ating mga buhay. Hindi na ito mababago. Ang nakikita na nila ay yung kabuhayan ng ating Panginoong Hesus. Ang malaki lang naman na suliranin doon sa pagpapakabanal o yung pagiging banal, may mga tao na gagawin nilang lahat ng paraan upang maging sakdal. Ayan. Diba? Yung perfectionism na subalit, ano ba yung panganib nito kung hindi mo nauunawaan talaga na ang Diyos ang nagpapabanal sa atin? Ayan, Pastor, una, dalawang bagay ang nais nating pansinin. Si tayo, hindi natin kayang pabanalin ang ating mga sarili. Gawain ito ng Diyos, ng Panginoong Hesus. Unang-una, pag pinatawad tayo sa ating mga kasalanan, tayo'y pinababanal. Pero, merong process din na pagkatapos nating tanggapin si Hesus at napatawad ang ating kasalanan, mula doon hanggang sa tayo ay mamatay o bago tayo umakyat sa langit, pababanalin yung ating, ito yung process na sanctification. It's a work of a lifetime. Hindi ito biglaan na magagawa sa isang gabi, kundi ito ay buhay ng pagsunod sa alang-alang sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Mali yung kaisipan, Pastor, na marireach na natin yung absolute perfection ngayon. Bakit? Kasi may katawan lupa na makasalanan pa rin tayo. Pag nabago na tayo, physically, emotionally at lahat, tsaka ibibigay yung perfection na ating nais pansinin. Yan. So, mga ginigilan namin, mga kaibigan, napakahalagang naunawaan natin yung absolute perfection at relative perfection. Na kung saan, habang tayo ay namumuhay sa lupang ito, hindi natin magagawa na magkaroon ng absolute perfection. Na ang tanging kailangan natin, dumipende tayo sa ating, Panginoong Hesus. Dahil yung pangangailangan natin na wala tayong kakayanan, yun yung kanyang pupunuan upang mahayag yung kabanalan natin sa kanyang harapan. Amen. Ngayon, nababanggit natin kanina yung awit ng 144,000 na napakasarap mapabilang nito sapagkat siguro dito tayo matututong umawit ng isang bagong awit. Paano natin ito, mayroon ba talagang bago o kailanman ay ito'y magiging bago? Ayan, Pastor, talatang 3 at 4, balikan natin ang Kapitulo 14. Apokalipsis, Kapitulo 14, talatang 3 at 4. Sabi dito,
at sila'y nangagawitan na wari isang bagong awit sa harapan ng luklukan at sa harap ng apat na nilalang na buhay at ng matatanda at sino man ay hindi maaaring matuto ng awit, kundi ang 144,000 lamang sa makatwili siyang mga binili mula sa lupa. Ang mga ito'y ang hindi nangahawa sa mga babae sapagkat sila'y mga malilinis at ang mga ito'y ang nagsisunod sa kordero saan man siya pumaroon. Ang mga ito'y ang binili sa gitna ng mga tao na maging mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. Yan, Pastor, ang awit ay ginagamit sa pagsamba. Papansinin natin yan. So itong mga taong ito ay mga tao na sumasamba at sa kanilang pag-awit, hindi lamang ito yung voice na literal, kundi yung patotoo, Pastor, ng kanilang mga buhay ay nagbibigay papuri sa ating Panginoong Hesus. Ang awit dito ay awit ng karanasan at yung awit ng pagkatubos nila. So, iba yung awit mo, Pastor, iba yung awit ko, dahil iba ang paraan kung paano ako iniligtas, iba rin yung paraan kung paano, iba rin yung anong mga tuksong nangyari at paano ako nagtagumpay, iba rin yun. So, iba-iba ang mga awit, pero iisa ang tema nito, ikaw ay nagtagumpay at ikaw ay tinubos ng Panginoong Hesus. Yan. So, parang pinakikita dito yung pagkakaiba noong pagkakilala kay Hesus, na nakilala mo siya sa iyong isipan lamang, hindi yung sa iyong karanasan. Kaya siguro ating dalhin sa ating mga taga-subaybay, ano ba yung pagkaiba? Nung nakilala mo si Jesus, theoretically and experientially. Ayan, Pastor, maraming mga tao ang alam yung pangalang Jesus. Marami din yung hindi nakakaalam. Pero wala silang karanasan na mapatawad at magkaroon ng karapatang tawaging mga anak na lalaki at babae ng Diyos. Ang tayo ay inaangkin natin na tayo ay nagiging mga anak na lalaki at babae ng Diyos, nagiging kabahagi ng kanyang bayan sapagkat pinatawad tayo at binigyan ng pagkakataong maging kabahagi ng kanyang katawan ang iglesia. Kaya tayong mga nasa loob ng iglesia dapat ay experiential yun, yung tayo ay pinatawad, binigyan ng pag-asa at pinangahawakan natin yung kanyang muling pagbabalik na siya'y tayo'y kanyang kakaunin at iuwi sa langit naman. Meron yung tsuri lang na nakakalam na siya'y babalik, siya'y nagkatawang tao, pero walang epekto ito. Dapat yung aral ng Ebanghelyo may epekto sa ating mga buhay sapagkat ito ang magbibigay kapangyarihan para tayo sumunod sa Kanya. Amen. So mga ginigilo namin mga kaibigan, napakaraming mga bagay na natalakay natin dito sa talakayan natin na narisulba ang mga issue na pawang nagiging controversial sa ating iglesia, lalo tigit yung 144,000. Hindi kalooban ng Diyos na tayo ay magtalo-talo para lamang tanungin kung sino nga ba yung mga papasok o mapapabilang sa 144,000, kung sino ang bumubuo nito, kundi pinapakita sa atin maigsi ng panahon at ang mga ito walang dudang malalaman na kung sino ang pinili ng Diyos. Ang mga ito ay mga taong, ang grupo ng mga tao na sasalubong sa kanyang pagparito. Nang dalangin natin, sana'y kasama tayo sa grupong iyon. Amen. Bago po tayo manalangin sa pagtatapos, atin munang bigyang daan ang napakagandang awitin na ipagkakaloob sa atin. Susundan kita, O Jesus, anumang kahinatnan, saan man ikaw humayo, susundan kita, Jesus. Susundan kita, O Jesus, dugo mo'y ibinuhos, itakwil ka man ng lahat, susundan kita, Jesus. Ako man ay pighatiin at labis na tuksohin, noon ay ikay tinukso
kaya nga susunod din. Bagaman ako'y akain sa kadalamhatian, ikaw ay dinalamhati, ako ay susunod din. Susundan kita, O Jesus, dugo mo'y binuhos. Itakwil ka man ng lahat, susundan kita, Jesus. Susundan kita, Jesus, dugo mo'y binuhos. Itakwil ka man ng lahat, susundan kita, Jesus. Susundan kita, O Jesus. Maraming salamat sa magandang awit na ibinahagi sa bawat isa sa atin na siyang papuri sa Diyos at nagtataglay ng mga mensahe ng kalakasan. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, nagagalak kaming pasalamatan kayo na kami pinalalahanan ninyo sa mga bagay na dapat naming gawin habang hinihintay ang mapalad na pag-asa. Nawa sana, Ama, sa pamamagitan ng kahabagan ng aming Panginoong Hesus, kami ay ibilang sa 144,000 sa grupo na pawang tatanggap ng inyong mga tatak. Pagpalain ninyo ang bawat mananampalataya na pawang dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Bigyan ninyo ng kalakasan ng bawat isa upang sa bawat araw na aming kinaharap ng mga tukso at mga pasanin, kami nagiging mananagumpay. Igawad niyo ang basbas sa bawat isa sa amin at tanggapin niyong muli ang aming pagtatalaga. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay sa programang ito. Sana huwag kayong bibitiw. Maganda pa yung susunod na serya ng ating pag-uusap. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. at si Pastor Nestor Rilioma, nagsasabing sumagana nawa ang inyong pamumuhay.